bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Martes, 34 o huling linggo ng karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang nilikhang animoy tao, may koronang ginto at may hawak na isang matalas na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap, "Gamitin mo na ang iyong karit. Gumapas ka na sapagkat panahon na. Hinug na ang anihin sa lupa." Ikinampay ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at nagapas ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo sa langit. May hawak din siyang matalas na karit. Lumabas mula sa dambana ang isa ring anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na karit, "Gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo na ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa."
sapagkat hinog na. Kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagi sa pisaan na siyang matinding puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon siya'y hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo ay nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ay naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay pupurihin sapagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginoo'y paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, kayo din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Alam po ba ninyo kung kailan magugunaw ang mundo? Uy, pag hindi kayo sumagot, magugunaw na ang mundo.
Sabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon, magugunaw ang mundo. Isang tiyak na bagay iyon. Matatapos ang mundong ito. Hindi natin mapipigilan. Ang sabi niya, bago dumating ang pagkagunaw ng mundo, may mga himagsikan, may mga digmaan, may mga salot. Hindi pa ba ninyo nararamdaman? May digmaan, may mga bagyo at lindol. Pero ang sabi ni Jesus, mangyayari ang lahat ng ito. Subalit hindi karakarakang darating ang wakas. Tayo po ba'y tinatakot ni Jesus sa mabuting balita ngayon? Sinasabi ba niyang sa inyong nararanasan, yung mga digmaan ng mga bansa at mga salot, malapit na ang wakas? Sabi niya, sadyang mangyayari ang mga ito. Pero hindi agad karakarakang darating ang wakas. Hindi tayo tinatakot ng Diyos. Bagkus ay iniimbitahan tayo upang paghandaan ang wakas. Kung kailan, hindi ko po alam. At walang nakakaalam. Ay paano mo paghahandaan ang bagay na hindi mo alam? Ang paghahanda sa mga bagay na hindi mo alam, kailan mo ginagawa? Ngayon. Bakit? Dahil hindi mo alam kung bukas, wakas na. Kaya anong mahalaga? Hindi ho mahalaga ang kahapon. Marami kasi sa atin na naiiwan sa mga pagkakasala ng kahapon. Nagkamali ng desisyon, nakapag-asawa ng maaga, nagkaanak ng walang asawa, at hanggang ngayon ay yun ang daladala. Ayun ay 20 taon na ang nakakaraan. Pabayaan nyo na ang kahapon. Huwag tayong magpaalipin sa mga pagkakamali ng kahapon. Dahil ang Diyos, hindi nakatingin sa kahapon. Lalo namang huwag kayong at huwag tayong mga ngamba sa mga takot ng bukas. Ano kayang mangyayari sa akin? Magkakasakit kaya ako? Paano kaya ako mamamatay? Ako ba'y mamamatay ng tulog o gising? Hindi pa nangyayari, natatakot ka na. At kapag ganyan ang ginagawa, nakakalimutan mo ang ngayon. Ang Diyos na mayroon tayo ay nabubuhay sa ating ngayon. Bagat mat si Diyos ng kahapon at ng bukas, siya'y nagpaparamdam sa iyo ngayon. Ano pong panganib kapag ka nabubuhay tayo sa kahapon at bukas? Hindi natin kalimitang na isa sa buhay ng maayos ang ating ngayon. Nakakaligtaan ninyong maglingkod ng ayos sa inyong pamilya, nakakaligtaan ninyong magmahal sa inyong mga kapitbahay at mga kamag-anak, nakakalimutan ninyo kung gaano kaganda ang ngayon. Dahil abala tayo sa kahapon at bukas, sa mga nangyari na at sa mga hindi pa mangyayari, ay ang mahalaga ay ang ngayon. Sapagkat ang paghahanda ng bukas, ginagawa mo ngayon. At ang karunungan at ang mga natuto ng kahapon, isinasabuhay mo ngayon. Kaya ang tanong, hindi kung ano ka kahapon o kung magiging ano ka bukas. Ang tanong ay ano ka ngayon? Sapagkat ang paghahanda sa wakas ng panahon, magagawa mo ngayon. Tigilan niyo po yung mga pangako sa sariling, babait na ako next year. Hindi pwedeng next year. Magdadayet na ako sa isang buwan. Hindi. Kakausapin ko ng aking kapatid na kagalit ko next month. Hindi. Ang buhay natin ay dapat ngayon. Gusto mong maging mabuti? Magdesisyon ka ngayon. Gusto mong maging mabait? Maging mabait ka ngayon. Gusto mong magpatawad? Huwag bukas, ngayon. Dahil baka hindi umabot ng bukas. At pagsisihan mo ang mga bagay at mabubuting bagay na plano mong gawin.
gusto po ninyong bawasan ang inyong pagiging chismosa, wag bukas, ngayon. Gusto ninyong bawasan ang inyong katarayan, desisyonan mo ngayon. Gusto ninyong maging mapagmahal sa inyong makukulit at mga pasaway na mga anak at apo, gawin nyo ngayon. Dahil baka hindi dumating ang bukas at masayang ang inyong paghahanda. Mga minamahal, ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na mabuhay tayo sa ngayon. Kaligtaan na po natin ang kahapon sapagkat yun ay nakaraan na. At huwag tayong maging mapangamba ng bukas sapagkat yun ay darating pa. Paanyaya ni Jesus, maging mapagmahal, maging mapagpatawad, maging mapag-unawa, maging mapagpasensya ngayon. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon tong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Ninarakilan ang lahat, ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, e manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inihaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw. Patawarin mo kami
sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaluwa at katawan,
Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang pagtugon po sa patuloy na pagdami ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito, ninanais nating dagdagan ang ating mga misa araw-araw mula Lunes hanggang Sabado. Makikita niyo po sa ating screen ang mga bagong schedule.
At hindi pong babawasan ang ating live streaming ng Misa upang bigyang daan ang pagla-live streaming ng pagdarasal ng Angelus at ng Banal na Rosario tuwing alas 12 ng tanghali at ng Divine Mercy Chaplet sa alas 3 ng hapon. Nawa po'y magabayan kayo ng ating mga bagong schedule at experimentum simula po ngayong Disyembre. Ikatlo, kayo pong lahat ay inaanyayahang makaisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa bilang pagtugon sa panawagan ng tulong ng pambansang dambana, tayo po'y magkakaroon ng isang dinner for a cause ngayong December 10 sa halagang 2,500 pesos na ticket na available sa ating tindahan, sa ating opisina at pamisahan. Kayo po'y magkakaroon ng isang dinner buffet at full concert mula kina Mito Yunting at ng The Driver's Band kasama ang ilang natatanging mga awit at kaparian ng Arsidiosis ng Lipa. Atin pong suportahan ang gawaing ito, bumili na ng ticket at makaisa sa pagmimisyon ng pambansang dambana. Ika-apat, bahagi rin ng ating fundraising project para sa isang natatanging pagdiriwa ngayong darating na January. Tayo po'y may mga available na Capillo merchandise sa ating mga tindahan dito sa loob ng pambansang dambana. Tayo pong suportahan ang mga gawaing ito, malaking tulong para sa pambansang dambana. At panghuli, humihingi po tayo ng paumanhin sapagkat dahil sa nangyaring pagkasira ng tulay sa loob ng pambansang dambana, hindi po makapapasok ang mga sasakyan at mga tao mula sa ating main arch entrance. Inyo pong asahang ating isinasaayos na ang tulay na ito at sa lalong madaling panahon, muli nating mabubuksan para sa ating mga safe at free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Sa kasalukuyan, kayo po'y aming inaanyayahang gamitin ang ating lumang entrance papasok sa pambansang dambana. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging magmahal kay Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you.